be inspired. Amen. Again, my dear brothers and sisters, our theme for tonight is faithfulness. Brother Vic, explain mo nga, what is faithfulness? Praise God. You know, when we talk about faithfulness, actually, nakukonvict ako dun eh. Kasi siyempre, ang lagi nasa isipan natin, faithfulness natin sa wife natin, faithfulness ng wife sa husband, no? Faithfulness sa ating trabaho. Amen. But how about being faithful with God to and God faithful to us? Amen. No? Yun yung magandang pag-uusapan natin eh. So, medyo malawak din. Mm-hmm. But when we define, pagka sinabi po natin yung meaning po ng faithfulness, it's about steadfast in affection. Mm-hmm. Steadfast, ibig sabihin continuous. Continuous yun. Loyal at faithful parang sa magkaibigan. True thick and thin na sinasabi. No? Sabi nga eh, gusto mong malaman kung sino yung tunay mong kaibigan? Mm-hmm. Sa gitna ng kahirapan mo, kung sino yung nandyan, yan yung faithful sa'yo faithful bilang kaibigan. Friend. No? What else? Firm to his or her promise. No, yung kanyang pangako. Pag pinangako niya, hindi mapapako. Yung pangako niya, tutuparin niya. No? Amen. Not only in the observance of duty, mm-hmm. but from the heart. Amen. From the heart. Yun yung sinasabi, na ako para kung sa akin ko i-define to Sister Ems, that is faithfulness. Mm-hmm. No? And give with a strong assurance na ina-assured mo yung isang tao. Mm-hmm. No? No? Ina-assured mo rin ang Diyos doon sa pagiging faithful mo. Yun ang ibig sabihin. So, meaning, to sum it up, brothers and sisters, it is a quality of being true, no, to ourselves, to the one, parang one word ka, no? Pag sinabi mo, amen. Ibig sabihin, commitment. Yan po, madalas nakahilingan ng mga community, yung commitment ng pagsiserve natin. Pero ibig sabihin, yung pagiging faithful natin, para sa akin kasi, yung commitment, pag pinilit mo, hindi rin po commitment yun eh. Hindi rin faithfulness yun. Yes. Diba? Kumbaga sa ano, just to compliance na lang. Amen. You are serving. Pero amen. Walang commitment and nawawala yung faithfulness mo kay God. Yeah. Yung faithfulness mo to serve the Lord in the community. Kasi kumisan, paunanin po sa sinabi ko, mali yata yun. Minsan po kasi, iba ang pangunawa natin sa sinasabi nating faithful or committed tayo doon sa serve natin sa Panginoon. Remember this, brothers and sisters, let us also know what is our anointing. What is our, it's not only the gifts, Sister M. Yung sinasabi natin, yung bokasyon ko. Ano bang bokasyon ko talaga? Ako po ay husband eh. I must attend to my family also, to my wife. So, sa community, of course, yes, we will serve the community. Naalala ko tuloy yung sabi ni Father Polinar noon eh. Nung nag-struggle ako, na hindi ko alam kung sino unahin ko. Ang sabi ni Father Polinar, the late Father Polinar, sabi niya, God first, yes, God first. But next to God, who? Family. No? That is your wife, your children, your parents. And next to your family is your job. No? Kasi, ibig sabihin kasi, no, bakit job? Kasi ano yung isusupply mo sa pamilya mo? And then next to your job is your apostolate. So the list of everything, brothers and sisters, to serve God is our service to God. So hindi tayo pinipilit. Bakit po? Yun nga, depende sa bokasyon natin. Kung ikaw ay pare, kung ikaw ay madre, wala ka naman, magbibusiness ka, pare ka, madre ka, huwag naman. Kasi yun talaga yung kinumit mo sa sarili mo eh. No, yun yung isang madalas na misinterpret ng marami. Amen. Na dito na lang ako mag-serve, dito na lang ako sa simbahan. Eh paano yung pamilya mo? 'Di ba? Meron nga isang pare na nagsabi niyan eh, hindi pwede 'yun. Kailangan mag-provide ka sa pamilya mo. Amen. Now, Sister M, what God says about faithfulness? Ang Diyos ang nagsabi. Nabasa ko yun, Brother Vic, no? Sa 1 Corinthians chapter 10. Ang paborito ito na marami. Sa mga trials. God said, God is faithful, who will not allow you to be tempted above what you are able. Yung kakayanan yes. mo. But will with the temptation also make the way of escape that you may be able to endure. So maraming parte, Sister Ems, ha? Yung sinasabi doon, ang Diyos ay tapat. Amen. Faithful siya.
hindi niya papayagan. By the way, brothers and sisters, hindi po ang Diyos nagbibigay ng trials. Kasi kung ang Diyos po nagbibigay ng trials, brothers and sisters, babagsak po tayo. Walang papasa. Walang papasa po sa atin. So, God allows. Kaya nga sabi, who will not allow? So, God allows for us to be tested. Bakit po? Bakit po kailangan tayo matest? For us to know how big is our faith. Faithfulness. Kasi yun po yung natutunan ko sa ating Panginoon. Bakit po dumarating po yung mga pagsubok? Hindi po para tayo subukan ng Diyos. Kasi alam ng Diyos na iiyak eh. Alam ng Diyos na iiyak tayo. Alam ng Diyos na magagalit tayo, magtatampo tayo. Alam ng Diyos yun eh. But you know, what is the fruit? The fruits of that trial is our faithfulness. Amen. We will know how big is our faith to God. Pero yung isang nakita ko pa yung sinasabi dito sa binasa mo na yung temptation o yung trials will make the way to escape. So mismo yung trials, yung mismo yung pagsubok, yun yung magiging way natin. Amen. No? Amen. Na para, yung kasi ninasabi, kailangan talaga yung gift of endurance meron tayo. Mm-hmm. To persevere. Perseverance. Yun po yung isa sa nakita ko po na biyaya ng ating Panginoon. Katulad po ng binasa natin kanina, no? Yung sa umpisa natin, Deuteronomy chapter 7 verse 9. Know therefore that the Lord your God is God. And what is God? God is love. Meaning, kung ang Diyos po ay pag-ibig, eh kapatid ko po, kahit po masama, kahit po mabuti, kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, mahal ka ng Diyos. Amen. At hindi po nagbabago yun. The faithful God who keeps covenant, covenanting, no? Kumbaga sa ano, pirmado yun. And steadfast to love with those who love Him. Ito po yung medyo challenge sa atin. Who love Him. Who love Him. Who obey Him. Who follow Him. Keep His commandments. Amen. Keep His commandment to a thousand generation. Oh, grabe. Ibig sabihin, pag wala na ako, Sister Ems, yung anak natin, yung apo natin, yung kaapu-apuhan natin, mamanahin pa yung biyaya ng faithfulness ng Diyos. Amen. Sa kanilang buhay. Amen. Which is nakikita natin sa ating mga anak. Amen. Which is nakikita natin sa ating mga apo ngayon. Oh, wow. Amen. Praise God, brothers and sisters. Because of you na narinyod ka, because of you na na-encounter mo ang Diyos, because of you na nagkaroon ka ng pagbabago, ang anak mo ang magtatamasa. Ang anak mo makikinabang. Experience. No? Ang magulang mo, ang kapatid mo, everything, brothers and sisters. Amen. God faithfulness, brothers and sisters, kung inaanoin po natin yung pong what to call this, mga experience, kung babasahin natin yung Bible, babasahin natin yung scripture, makikita natin kay Noah. Sa Genesis 6, no? Chapter 6, doon po yung nangyari kay Noah, na sinave po yung buo niyang pamilya. No? Eh, can you imagine, ilang ano yun, na baha, nawala na, naubos na ang lahat. Pati nga yung mga hayop na damay, eh, na nasave din po eh. Another one is si kay Ismael, si Sir Ems, di ba? No? That's in Genesis also. Yeah. Genesis. Ibig sabihin, si Ismael, binless din ang ating Panginoon. Amen. Kasama ang kanyang mga descendants. Descendants. Ibig sabihin, yung mga angkan niya, mga kasama niya, pati yung mga servants niya, na-blessed din po. Amen. Kay Moses din po, yung mga Israelites naman na nag-obey sa kanya, no? Napunta, Jesus. Nakarating sa Promised Land. Oh my God. Praise God. And also with Jacob. God reaffirms everlasting covenant to Israel. Yun po yung mga kapatid na makikita po natin, how God is faithful to each and every one of us. Sister Ems. The promises of God, di ba? Yung anap na banggit ko before, Brother Vic, pag may dumarating, inaalo si Lord na struggle sa buhay natin, I keep on the promises of God. Pinanghahawakan mo. Pinanghahawakan ko, especially the Psalm 23. Oh, amen. Paborito mo yan. Eh. Paborito ko yun. Kasi doon ako nang kumukuha ng lakas. Doon ako sumasandig. Eh, green pasture kasi ang Diyos eh. No? Hindi siya natutuyuan. Ang well po niya laging bumubukal, brothers and sisters. Amen. Ang biyaya po niya. Kaya nga po, kung tayo po magiging faithful po sa Kanya, ibang klase. Kaya nga may benefits of being faithful, Sister Ems. Amen. Di ba? Ano yung sabi? God preserves. Pagka faithful ka, preserves. No? Protect. Protect. Guard.
no? Puproteksyonan ka ng ating Panginoon. Amen. Kami, na-experience namin yan eh. Actually po, kami, sa totoo lang, ang biyaya ng Diyos, simula na makilala namin ang Diyos 36 years ago, kitang-kita mo yung pagbe-bless, yung pagpe-preserve niya, ang pagpaprotect niya sa bawat sa atin. Amen. Ano pa yung ang benefits ng ating Panginoon pagka faithful ka? Sa mga promises. Yes. Oh, di ba? Yes. Ano pa? Ibe-bless ka, yun na nga, binabanggit na po natin, simula sa'yo, ako po, sa totoo lang, maiiyak na lang siguro ako kung iisa-isahin ko po yung blessing ng Panginoon. Amen. One of the big blessing na pinagkaloob sa akin ng ating Panginoon, ang dignity. Respect. Now, who am I to be respected? Who am I to have a dignity? Ka-attend lang po namin ng summit last Thursday and Friday. Friends, people of God, talagang doon ko nakita yung ang Panginoon, talagang ipipreserve ka, ang Panginoon, ano ka. Bakit po? May mga tao doon. Para bang, kasi business po yun eh, yung ating inating na summit. So we present our product, the organic product. Nabigay po na pinipresent po namin doon. Then yung aming katabing booth, mag-uuwian na. Sabi niya, sir, parang kilala namin kayo. Saan nga ba kita nakita? Sabi ng mga anak, saan nga po ba namin kayo nakita? Inalis ko po yung face mask ko. Sabi ko na nga ba si Brother Vic ito eh. Amen. And that is dignity. Amen. And that is respect. Oh wow. My God. Pati si Father Murphy. Oh, Sarsonal. Si Brother John Lapasaran. Oh, wow, my God, hallelujah. Iyon yung mga bagay po na siguro kung di ko nakilala ang Diyos, naruin ang buhay ko, saan kaya ako pupulutin? Wala na, no? Masisira ang pagkatao mo, wala na respeto sa iyo mga tao. Pero because of God faithfulness, bring back the dignity. Mm-hmm. What are the characteristics of a faithful person, Sister Ems? A faithful person, he makes a time for you. Amen. Regardless of circumstances, no excuses, no explanation. Talaga, stick siya doon. No? Pag sinabi niya yung time na yan, ito po, mga kapatid, kailangan po medyo ano tayo doon sa ating pangako. Amen. No? Pag pinangako natin, now, for example, pinangako mo sa husband mo, sa wife mo, ganito, mag-meet kayo or something, o may pupuntahan kayo, please fulfill it. Sometimes doon po nagkakaroon ng gap. Pag nagkakaroon ka sa parents mo, marami pong parents, matampuhin ako pag nagkakaedad. No? Pag nangako po tayo sa ating parents, ito pa rin po natin. Kasi po yung ating parents, pinanghahawakan po yung pangako po natin. Pag sinabi mo sa kanya, at this day, at this time, nandyan ako, pupuntahan kita, tatawagan kita, may bibigyan ko sa'yo. Friends, people of God, that is something for your parents. Treasure nila po yun, brothers and sisters. Priority. Siyempre, pagka faithful ka, talagang priority mo yun. Ano pa? Nag-share ng mga dreams. No? Kasi kampante ka eh. No? Mm-hmm. Ano pa? He's more in love with our soul. Hindi lang yung physical. Amen. Kasi ang physical po, kapatid, kumukupas po eh. No, pag tumatanda, kami nga namin, Sister Emma, ngayon po, puti na ang buhok namin, may mga kulubot na. But still, we are faithful. Because we are after of our soul to each one of us. Amen. You are secured, no? And humble and modest. Faithfulness is the foundation and the bedrock in any good relationship. Amen. Yun yung isang bagay. No? Marami po, kapatid, na ano po natin. Pero ano yung power of faithfulness? Number one, it leads us to a blessed life. Amen. No? Number two, it leads us to eternal reward. No, babasa natin yan sa Revelation. Makikita natin yan. It leads to promotion in the kingdom of God. No, we will be exemplify the character of God. Yung being loving ng Diyos, loyal ang Diyos, steadfast ang Diyos, dependable ang Diyos. Na pag sinandigan mo siya, hindi ka matutumba. Amen. Hindi ka maano. Amen. And it will be confirmed that we are, you and I will be a true believers. Amen. Of God. Amen. Faithfulness is the result of the works of the Holy Spirit in our Christian life. Kasi that's one of the fruits of the Holy Spirit. Faithfulness. No, being faithful confirms that we are a true believers, brothers and sisters. And ang tanong is, are we walking on the path of faithfulness?
Are we faithful with what God entrusted to you? Ito kasi in-entrust sa akin ng Panginoon. Kaya kailangan faithful po ako dito. At ganun din po sa akin. Kasi sino nag-expect? Siya o ako? Hindi po. Ang Diyos. Kasi siya nagbigay ng faithfulness sa atin. Amen. So God expect that I must be faithful to you. Mm-hmm. Mm-hmm. Amen. It's because of commitment and security. Amen. Praise God. So let us pray, brothers and sisters, that our commitment and our faithfulness will increase in our life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving God, we trust you today because you are faithful to us, yes, O Lord. Lord. And we know that your faithfulness never runs dry. Hindi po natutuyo. Yes, we love you. We remember you. We remember all that you are. And we remember all that you have done for us, not only today, but every day of our life. Amen. Help us also to be faithful with you in all we are doing, O Lord God, especially in serving our community. Amen. This we ask, the mighty name of our Son, Jesus, the power of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. And amen. Praise God.